Pilipinas, Metro, and Mega Manila. Tutok na po dito sa programang Lunas Extension sa DZRH at RHTV. Makakasama po Eleni Bensal, and this evening, sasamahan niya po muli tayo ng ating pinagkakatiwala ang family medicine at integrative medicine specialist. Walang iba kung hindi si Dr. Irene Liam. Good evening, Doc. Kumusta po? Good evening and sa buong Pilipinas, and hope you are all in good health. Yes, ngayong gabing ito, Doc, pag-usapan po natin leaky gut behind allergies. Kapag kasi may mga nakakain tayo, sinasabi natin na baka allergy yung nangyari sa atin dahil nangangati tayo, nagpapantal-pantal. Tama po ba yung pagkakaalam natin sa tinatawag na allergy? Yes. No. Sinabi kasi natin allergies. So actually, yung immune system natin, nagbe-breakdown siya in a way na dapat yung ating immune system na-identify niya and na-differentiate niya between yung kung ano yung kailangan ng katawan natin and ano yung alien or foreign sa immune system natin. So pag naka-encounter kasi ang immune system natin ng foreign product like bacteria, virus, or eggs of parasite, nagpa-produce sila ng antibodies. So itong antibodies na to panlaban ng immune system natin, magpo-cause itong mag-release ng histamine. And take note of the word or hormone, histamine. Basta tandaan nyo, basta ho may allergic reaction, may histamine release ng hormone. Why? Ang histamine hormone, siya ho ang nagbabudget ng water inside the body. So, pinaprioritize niya kung ano ho yung basic organ na mas kinakailangan ang supply ng water, which is the brain and the heart. So, para mapagkasya niya yung kakaunting tubig that we have inside the body. So, ibig sabihin, kulang sa tubig kasi kailangan niyang budgetin eh. So, kaya ho, do you remember, basta may allergy kayo or allergic reaction kayo, nagpantal kayo, ang iniinom niyo hong gamot is what we call antihistamine, di ba? So, yes, opo. Ikokontrahin mo yung histamine release para hindi ka mag-produce ng allergic reaction. Kasi nag-release ng histamine hormone yung katawan mo kasi kulang ka sa tubig. Kailangan i-prioritize ng body natin yung lack of water. Now, kung talagang i-analyze natin ang pinaka root cause ng allergy, hindi naman talaga actually yung mga allergens eh, na halimbawa yung mga dust mite o di kaya yung mga pollen. Actually hindi yun, mas may deeper reason kung ano ang cause ng allergy. Number one, yung sinabi natin na lack of water or dehydration, and germs, it may be bacteria, virus, or eggs of parasite. And the third is leaky gut. Yun. So, of course, mas medyo lilinawin natin yung tungkol sa leaky gut. Ano ba yung importance nito with regards to allergies? No, may relasyon ba to, o bakit na idikit yung pangalan ng leaky gut doon sa allergies? Okay. Oo nga, Doc. Bago nga po sa aming pandinig yung leaky gut, ano nga po ba ibig sabihin yan? At ano nga rin po ba yung connection niyan sa allergies? Okay. Ang leaky gut kasi, as the word says, leaky, ibig sabihin may leak, may butas, di ba? Now, when we tumagas, say gut, parang ganon. Oo. When we say gut, we are speaking of the digestive tract. Okay, so para maintindihan ng tao ng mabilis, para kang may ulcer or may gastritis sa stomach. So, ito kasi sa small intestine to. So, meron kang microscopic pores o may mga holes ka doon, may mga butas kang maliliit, which is
microscopic in nature. So yung mga villi ng ating small intestine, napa-flatten kasi siya and nai-inflame. Pag nangyari yun, hindi maa-absorb yung mga nutrients properly inside the body. Yung mga holes na yon or microscopic pores sa mucous membrane ng ating GI tract, especially sa small intestine, whether it is caused by injury o pwede rin infection, nakakapasok kasi directly yung food galing sa small intestine to the bloodstream. Hindi dapat nangyayari yon na yung pagkain galing sa maliit na bituka eh diretso lulusot papuntang ano blood, no? So di ba ang ating pagkain dadaan muna yun sa stomach for partial digestion, but final digestion will happen in the small intestine. Now dapat iba pa ang dadaanan niya bago siya maabsorb ng blood, pero shumordcut siya, no? Biglang galing sa maliit na bituka, lumusot siya sa maliliit na holes, papuntang blood. So, hindi yun dapat. Kaya nagkakaroon tayo ng allergic reaction. Nakalulusot ho yung mga mas pinakamaliliit na, especially protein eh. Protein ang kadalasan na nakakalusot doon. Pupunta ho sa blood natin. Kaya didepensa ho yung immune system natin. Magkakaroon ho tayo ng allergic reaction. Magkakaroon ng battlefield inside. No? Mag-a-allergy. Ganon. Magpapantal ho tayo kung isa yun sa allergy ng pasyente. No? Okay. Pero ano, Doc, ba yung pinaka-root cause kung bakit nga po nagkakaroon ng allergy or allergic reaction yung isang tao? Yun nga, sa according to what we said, pag kulang ka sa tubig, yung tatlo, kulang ka sa tubig, kailangan ma-meet natin yung daily water requirement natin, which is usually 8 to 10 glasses, but para mas specific, yung weight nyo ho, i-times nyo sa 50, i-divide nyo sa 250, makukuha nyo ho yung numero kung ilang basong tubig kayo sa isang araw. Kailangan ma-meet nyo yan. Kasi kahit kaunting kakulangan lang, like, limbawa, kulang ka lang sa 4 na baso a day. Eh, pero pag tinimes mo yun in a week, times 7, times 1 month, ay, pag naipon ho yan sa isang taon, sobrang dami na ho. Kaya, darating kayo sa point na hindi na ho kayang depensahan ng katawan natin yon. So, ayun, magre-release tayo ng histamine hormone to budget the water. Kasi kulang. Aside from that, maliban po sa dehydration, may kaugnayan rin ba dyan yung na pag-usapan natin way back, ano, before, na yung pagkakaroon ng parasitism or parasite? Yes, actually, yes. Yun ang pangalawa, no? Like, for example, nasesense kasi ng immune system natin na yung parasite o eggs ng parasite na nakapasok is a foreign body or an invader. So, magre-release siya naman ng antibodies to fight. So, maglalaban yung eggs ng parasite and yung antibodies, so magproproduce ng inflammation. And pag nangyari kasi ang inflammation sa allergy, medyo severe ang inflammation para ka makaproduce ng allergy. Like example, kumain ka ng shrimp, no? So, actually, hindi ikaw ang allergy sa shrimp. Yung parasite mo, ang hindi hiyang doon sa shrimp. Kasi what we... Ganun pala yun. Kinakain natin, kinakain din ng mga alaga natin, like parasite. So, yes. Pag-eat niya ng shrimp mo, hindi siya hiyang. So, magpuproduce ho siya ng chemical reaction. So, kumbaga parang mangingisay siya, magpuproduce ng chemical reaction, and the chemicals that they release, yun ang mag-focus ho sa atin to have itch, para kakatihin tayo o magpapantal tayo. So, kaya lang, ang problema, ayun, pag parasitism ho, they multiply eh. So,
nanganganak po yan, millions of eggs a day. So, halimbawa, dati ang allergens mo, food allergy ka lang. So, later on, pati sa environmental thing, nagre-react ka na. Later on, pati sa mga perfume, nagre-react ka na. Hanggang sa wala na ho tayong makain, wala na tayong mahinga na hindi tayo nagre-react. So, ganito, balik ta rin natin. Kadalasan kasing ginagawa natin is what? We test all the allergens kung saan tayo magre-react para ma-identify natin yung mga allergens natin para iwasan natin. E kaso ho, pagka sobrang dami na, hindi na ho kayang gawin yan ng pasyente kasi parang hindi na siya kakain, hindi na siya hihinga. Because lahat na lang ng bagay nagre-react na ang pasyente because eggs of parasite, they multiply, no? So, balik ta rin muna natin. Instead of magpa-inject ka ng mga allergens na yon para mag-form ka ng immunity, hindi ka na mag-react, why don't we remove the cause? So, remove parasite, correct dehydration, correct also the leaky gut para ho hindi tayo iwas ng iwas doon sa mga allergens na yon. So, ganun ho ang dapat na approach. Kung ano yung nagko-cause ng allergy, which is lack of water, parasitism, and leaky gut, yun ho ang dapat i-correct natin. Hindi ho dapat na i-identify mo, papaskin test ka ng lahat ng allergens para maiwasan mo. So, baliktad ho, the proper way is to address the root cause para ho hindi ka na mag-allergy uli. But hindi ka magpapa-inject ng mga toxins na yun o allergens na yun para lang ma-immune ka at hindi ka na mag-react doon. Dapat to yung cause ang inaalis. Okay. Ayan. Pag naalis natin yung cause, Doc, mas ma-enjoy na natin yung pagkain, yung pagpunta sa iba't ibang lugar, di ba? Oo. Kasi na-correct naman lang po. Hindi nga lamang po sa pagkain eh, 'di ba? Kapag yung nagpunta tayo sa isang lugar dahil nga maalikabok or masyadong malamig, masyadong mainit, nagkakaroon tayo ng allergic reaction. Alamin natin, Doc, yung mga sintomas, ano, para nga po mas maging aware yung ating listeners and viewers kung ano nga rin po yung mga dapat nilang gawin sa ating pagbabalik. Meanwhile, Doc, para po sa mga gusto pong magpakonsulta, ang inyong clinic address and hotline number. Okay, so we are at Unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati. Our hotline, 8546-9412, 0922-875-2899, and 0919-995-6168. I repeat, 8546-9412, 0922-875-2899 and 0919-995-6168. And subscribe po, i-type nyo lamang ang Dr. Irene Lim both sa YouTube and sa Facebook. Stand by at magbabalik po tayo pagkatapos lamang po ng ilang paalala. He got behind allergies ang topic natin ngayon. At balikan din lamang natin, Doc, ano, yung ating naiwang katanungan, ano-ano nga po ba yung mga common food allergy symptoms? Like kanina na-mention nyo, di ba, Doc? At karamihan rin sa mga kakilala ko, may allergy sila sa seafood, like shrimp. Yes. Nangangati talaga, tapos nagpapantal. Okay. So, yung mga pinaka-common, no, na quick checklist of symptoms, kadalasan runny nose, na may sneezing, yung nahahatching. Yes. And merong upper airway swelling ng tongue, lips and throat. Yung, ayun, namamaga, namamantal pag nakakain ka ng something na allergy ka. Skin rashes also, including hives and eczema. Hives, di ba, yung pag ginuhit mo yung nails mo, nagmamarka, tapos maya-maya mag-fade out din siya. Of course, intestinal symptoms like vomiting, being nauseated, nag-stomach cramps, indigestion, parang hindi matunawan, and also diarrhea. Pwede rin sa respiratory, coughing or wheezing.
yung wala ka naman talagang hika, pero biglang para kang nagkaroon ng halak, no? So immediate reaction. Also rhinitis, yung bang naging itchy eyes ka, tapos yes, naging stuffy, runny nose, uh-huh, and sneezing again. And ang pag-iingatan natin, yung pinaka-severe sa lahat, which is anaphylaxis o anaphylactic shock, no? O anaphylactic allergy. Severe allergic reaction ito that may be life-threatening. So ito, may mga ganito kahit sa food allergy lang. Pero mm-mm, kadalasan din sa mga gamot, drugs, pwedeng iniinom, pwedeng injectable. And ano lang to, Eli? Mabilis lang to. Seconds to minutes lang, pwedeng ikamatay ng pasyente. Kasi pati yung airway niya, magko-constrict. Yung daahan na natin ng hangin, magko-constrict siya. Hindi siya makakahinga. Yes, hindi siya makakahinga. Bago mangyari yung mahirapan siyang mahinga, magna-numb, tapos papawisan ng malamig ang pasyente, and mabilis. Kasabay nun, mahirapan na siyang mahinga, huminga. And hindi to nakukuha basta-basta sa antihistamine. Kailangan may naka-reading epinephrine pen, EpiPen dapat, no? Eh mostly, 'di ba, sino ba namang tao ang may nakahandang EpiPen? Eh hindi nga alam ng tao kung paano mo to i-inject sa sarili mo. 'Yun ang makaka-save sa pasyente. Eh kung medyo malayo ang hospital or any clinic, talagang hindi aabot ang pasyente. So, better kung alam mong ganun ka-sensitive at may anaphylaxis ka, humingi ka na sa doktor mo ng EpiPen, ibig sabihin epinephrine. Tapos magpaturo ka paano yan i-administer sa katawan. Basta para in case of emergency, you can save your life. Okay. When it comes to environmental allergens, symptoms naman, Doc, may kakilala rin ako na kapag pumasok sa isang hotel, shop, kahit sabihin natin mukhang malinis, di ba? Pero siya, yeah, dahil parang very sensitive, nababaheng, sinisipon, tapos nangangati yung mata, ibig sabihin daw, Doc, marumi or maalikabok dun sa place na yon. Tama ba? Yes, actually, no? Kasi hindi ka magre-react kung walang allergens. So pagka ganong environmental, kailangan ho tanggalin ng carpet kahit na nasa hotel. Hindi ka pwede sa may carpet. Kahit na inano pa yan. Na vacuum. Ayan, na vacuum pa yan. Meron at meron ho. Diyan ho talaga kakapit ang mga pollens, no? Sari-sari na ho. Galing na rin sa shoes ng iba-ibang tao, damit, hangin. So, napapasukan ho yan ng mga inhalants, no? So, pollen, grass pollen, mold spores, yung galing sa fungus, no? Dust mite, animal dander, yung mga balahibo ng animals, usok, smoke, also is an environmental allergen, chlorine gas, perfumes, cosmetics, chemical fumes, pati ho pintura, and pati ho cooking aromas. May nagluluto, naaamoy mo, allergy ka pala sa ganung smell, ayun. Pwede ho kaya lahat mag-react dyan. And ang mangyayari sa inyo, mag-hahatching kayo, sneezing, runny nose kayo, sore throat kayong bigla, recurrent sinus infection, biglang nagka-hoarseness ka ng voice, kumati yung throat mo, watery red eyes. And minsan, worse, nagkakaroon ng dark circle under the eyes, no? Para kang panda, no? And, ayun, lahat po ito, kung grabe ho ang allergy ninyo, alamin nyo ho muna yung pupuntahan ninyo. Kung meron hong mga environmental allergens that may affect you. Kasi ho, malaking kahihiyan ho kung doon na tapos ang mga kausap mo, mga VIP, tapos bigla ka na lang inatake ho nito mga symptoms natin. So, ma-embarrass ho kayo rin mismo.
sa carpet pa lang ho eh, if it is in mm-hmm. the hotel, magre-react na kayo sa carpet. So if you are the one that has an allergy, tanggalin niyo ho ang carpet niyo sa office and sa bahay. Pagtataguan ho 'yan ng lahat ng allergens. No? Okay. Pag-usapan naman natin, Doc, paano po ba makakaiwas dito sa food allergy? Kailangan po ba kapag may food allergy ka, like for example, sa shrimp nga po or sa sabihin natin dairy products rin, eh, you're not going totally eat that. Iiwasan mo na siya? Hindi naman. So, may technique doon na kumaga hinay-hinay or dahan-dahan, no? Mm-hmm. So, we can introduce it slowly. Huwag biglang tanggal para kumbaga para kang nagsisimula sa baby na mag-introduce ng pagkain. Yes. So ganun, unti hanggang sa maka-adapt yung body mo. Body no? system, oo. Body system mo. So konti-konti lang po, medyo madalang lang muna sa pag-i-introduce ng food allergies ninyo. Kung dati nagre-react kayo doon. Then mm-hmm. also, be slow to chew and swallow. So big part po yung nguyain yung mabuti ang inyong kinakain. Kasi ho, ang poor digestion, of course, is closely linked to food allergies. Pagka ho, hindi masyadong natunaw na nguya, ayun ho, papasok po yun doon sa leaky gut natin, bitiretso sa blood natin, mag-a-allergy na naman kayo. So, magsisimula ho yun sa pagnguya, no? Bago ka makarating sa digestion, sa chewing ka muna. And this, together with pagkulang ho yung hydrochloric acid natin sa tiyan, yung pantunaw natin, uh-huh. again, it will lead to incomplete digestion. And ayun, papasok na naman ho sa leaky gut. And avoid aspirin pagka ho may mga allergies kayo, especially ibuprofen, mm-hmm. yung mga antibiotics na hindi nyo pa na-try, yeast overgrowth din ho. Pagka meron na kayong leaky gut sa small intestine, pwede pa rin ho itong tubuan ng yeast. Yeast is fungus. Makikidagdag ho yun doon sa invader, sa ating leaky gut, no? Prone kayo sa candidiasis or fungal infection. And limit nyo ho muna ang liquid pagka ganon. Ha? So, it is better to drink your beverage 30 minutes before meal. So, marami yung individual drink large amount of fluid with their meals and wash down their food. Ha? So, ibig sabihin, uminom na ho kayo 30 minutes before the meal. Then while you are eating, avoid drinking water. Mas maganda ho kung iinom kayo 1 hour man lang, at least, after meal. Kasi ho, mawawash out yung enzymes. So enzymes are very important for digestion and absorption. So pag uminom na kasi tayo, wash out na yung enzymes. So wala na mm-hmm. ho now, mas lalo tayong mag-bloat. And mag-take in din ho ng good bacteria, yung mga probiotic good bacteria. Kailangan ho natin yan para ho panlaban. Panlaban. Pang-balance ng ecosystem natin sa digestive system para balance ho yung number ng good and bad bacteria. And unti-unti ho kayong mag-introduce ng mga interesting foods, no? Ibig sabihin, yung pagkain nyo ho, wag yun at yun. Kailangan ho mag-introduce kayo ng bago, pero paunti-unti lamang po, no? And watch out for chemicals in the food. So, yung mga meron ho excessive chemical pollutants, iwasan nyo ho yun. So, magbabasa ho kayo ng ingredients, lalo na ho kung mga dela-delata yan o tetra pak yan. So, kailangan ho nakabase ang choice ninyo sa pag-select ng food and liquids, naka-base kayo dapat sa purity and freshness. Huwag ho sa sarap at lasa. Kung alin ho yung mas fresh at pure, walang masyadong mga kung ano-ano hong mga chemicals na nakadagdag. Because all the while, you know, baka mag-react na naman kayo doon sa kung ano hong chemicals
o pang kulay na nilagay po doon, no? So we can do that, no? Sabi niyo nga rin po, Dok, kanina, di ba, na yung allergy pwede nating i-correct. Sa clinic niyo po, Dok, ano po yung mga procedure or services na makakatulong para sa mga pasyenteng nagkakaroon ng allergic reaction kapag nakakakain sila ng mga pagkain na hindi sila sanay or nakakapunta sila sa lugar na may mga triggering factor ng kanilang allergy? Okay, so number one, we advise them to do vector scan muna, no, ahead. Why? Because sa vector scan ho, you will be able to pinpoint, ilalabas po ng machine lahat ng allergens po ninyo. So hindi nyo na ho kailangan magpa-skin test ng kung ano-ano ho yung mga allergens ninyo, but the vector scan, ilalabas niya ho sa atin yung mga allergens. Now, pag na-vector scan na ang pasyente, alam niya na kung saan siya nagre-react, ayun ho, ang solusyon ho natin, detoxification and blood cleansing program. Hindi ho yung paiiwasin natin siya doon sa allergens, hindi po. So, lilinisin ho natin yung katawan niya by removing chemicals, parasite, which is isa ho yun sa cause ng allergies. Plus, sa blood cleansing ho kasi, mahahydrate ho ang pasyente. So, ibig sabihin, maa-address ho yung kakulangan niya sa tubig. And yung detoxification naman, aside from maki-clean ho ang pasyente from parasite, pati ho yung colon, large, small intestine, which is ando doon ho yung leaky gut, madidetox ho yun and manonourish ho yun properly with our procedure. And pang nangyari ho yun, tsaka namin later, i-advise ng right kind of food to introduce slowly until makakop ang pasyente sa allergy niya, allergy condition niya. No? At ito naman, Dok, kahit sino naman pwede mag-undergo, di ba? At hindi rin lamang for may mga allergy yung ina-address na itong vector scan and detox program, also yung blood cleansing. Yes, this is for everybody and also vector scan, hindi lamang po sa may allergies, pati blood circulation, pati ho kung lahi kayo ng may cancer, so malalaman nyo ho, pati kung barado ang circulation ninyo. And also, we are treating all kinds of sickness, except lang ho ang fracture and yung mga emergency conditions na po, sa hospital na po yan. But kung ayaw nyo hong magpa-opera, like gallbladder stone, kidney stones, may protocol ho kami sa lahat ng yan. CKD, no? So you can inquire ho sa amin para alam nyo kung meron ho kayong magagamit. But for sure, meron ho talaga. Dahil sa prevention ho, detox, blood cleansing, yan ho ang pinagsisimulan ng lahat halos po ng sakit. So if you always do that regularly, every 3 months, eh ano po, marami ho tayong sakit na ma-prevent na hindi na ho dadating sa atin because nalinis na ho natin yung ating katawan. Okay. Para nga po sa mga interesado, Dok, ang inyong clinic address, hotline number, also para nga po sa mga health conscious at gusto pa madagdagan yung kanilang kaalaman kung paano pa nga po mapapangalagaan yung kanilang kalusugan, YouTube channel nyo rin daw po, Dok. Yes. So, yung address po muna, nasa Unit 1101 po tayo, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati. Our hotline, 8546-9412, 0922-875-2899, and 0919-995-6168. I repeat, 8546-9412, 0922-875-2899, and 0919-995-6168. Paki-like, share, and subscribe na rin po. Ita-type nyo lamang po ang Dr. Irene Lim, both sa YouTube and sa Facebook. Thank you so much, Dr. Irene Lim, and keep safe always. God bless po. Good night, God bless, and keep safe. Maraming salamat rin po, Luzon, Visayas, at Mindanao. Alam na po natin ngayon kung paano po natin tutugunan ang ating
allergies, inyo rin pong nakasama Ellen Ibansal para sa tuloy-tuloy na pagpapalita, tuloy-tuloy na serbisyo, sama-sama tayo Pilipino.